mga kabayani, at bali ngayon eh do or die natin. You know? Si Dante kasama natin, referee Dante at si referee Stauli. At yun, si Boss Divines. At yan, do or die to ng midget division. Kaya abangan nyo kung ano kalalabasan. Kagahapon, ang ganda diba? Kagahapon, ang ganda ng laban. Kaya ngayon, tingnan natin kung anong kalalabasan. At sana gabayan tayo ni Papa God. Hanggang mamaya na lang, I love you all. So yun mga kabayani, at start na ng ating game. At yun nga mga kabayani, exciting itong laban na ito ng mga midget na ito. Yan, hinagis ko na yung mga bola, yung bola. At yan, nagsisimula na napunta sa white ball ang bola. Depensa ang pink. Yan, unang tira ng puti. May tinawag na foul. May tinawag na foul agad si referee Dante. Yung kasama natin, teacher po yan. Si referee Dante, teacher po yan ng elementary school. At yan, bola pa rin ng mga puti at depensa ang pink. Yan mga kabayani, medyo yung oras na yan medyo malupan, sikat ng araw kaya nakakasilaw pa yung takbuhan na yan mga kabayani. May part na nakakasilaw dyan yan at nag-pumble, nag-ano dyan depensa na malupit ko yung steel ang bola ng white na may adong black. Yan may steel ang bola sa pink. Yan may shoot ng black, white and black. Naguguluhan tayo sa uniform mga kabayani. At yan nga, medyo may kainitan yung oras na yan. Ano lang yan, oras na yan, alas stress pasado lang yan mga kabayani. Kasi kailangan nila mag-start ng maaga dyan dahil marami pang games nakasunod dyan. At yan, at yung lugar na yan mga kabayani, yan po ay lugar din ng ating mga kaibigang Muslim mga kabayani. Yan lugar na yan. Bali ang Barangay Santisima po ay binubuo ng mga kaibigan nating Kristiyano at mga kaibigan nating Muslim, yan lugar na yan. Kaya yan lugar na yan, ang mga team na kasali dyan ay may mga Kristiyano at may mga Muslim. Yan ang tinatakbuhan natin mga kabayani. At yung susunod na laban dyan, medyo controversial ang laban na yan kasi nahinto yung laban na yung yan yung itatakbuhan natin, to be continue yun kasi. Kaya mamaya abangan nyo na lang ano ang maging sitwasyon ng takbo natin ng pangalawa dyan. At yan mga kabayani, ayan o. Ayan, pinapantayan yung naka-pink. Ayan, matindi ang depensa na itong itim black and white na ito eh. Matindi ang depensa na ito, pero malalaki ang pink mga kabayani. You know, tumira, wala. Sala ang tama. Sa hangin tumama ang bola mga kabayani. Yun o. At yun nga mga kabayani, tuloy-tuloy lang ang takbuhan ng mga bata at tuloy-tuloy lang din ang takbuhan namin mga kabayani. Yan yung part na yan, medyo nakahingal na yan kasi yun nga, inuulit ko mga kabayani, mainit yung oras na yan, sobrang init. At medyo yung takbuhan namin na yan, tawis talaga yan. Yan. At yun, nagkaroon ng tawag. At ako yung nakatayo lang dyan, tayo lang na yan. Kasi sabi nga nila, basta tanaw mo, steady kung sa kanag. Yan. Umiiwas naman tayo kasi doon sa masisilaw tayo mga kabayani. Pero ayan, takbuhan pa rin mga kabayani. At alam nyo mga kabayani, talagang si Daddy ng TV niya, passion niya talaga. Passion niya talaga ang pagre-referee mga kabayani. Ano, sa totoo lang mga kabayani, pag ako'y nasabihan na mag-referee sa isang lugar, wala akong pinipili mga kabayani. Kaya si Mami June nag-aalala sa atin mga kabayani. Kaso dyan ako masaya mga kabayani, yung pagre-referee. Kaya sobra-sobra saya ko. Dahil nakaka-referee naman tayo at oras natin at panahon natin ngayon. Yung mga kabayani, di ba? Medyo masarap sa pakiramdam na nagagawa mo yung ano, yung mga bagay na gusto mong gawin, di ba mga kabayani? Alam niyo po, dumating sa panahon at sa punto na akala ko hindi na ako makaka-referee mga kabayani. Kasi alam niyo naman yung nangyari sa atin mga kabayani. At yan, medyo yan, ano yan, medyo mahapon na yan. Lubog na ang araw niya nung oras na yan mga kabayani. Kaya medyo okay-okay na ang panahon, malamig-lamig na yung oras na yan. Mga tamang alas 4 na yan, mag-aalas 5 na yan. Yan, yan. Kaya kung mapapansin nyo, parang yung araw niya medyo palubog na. O palubog na. Ayan, yung sinag ng araw, hindi na ganun katindi. At dikit ang laban na yan, ka-overtime pa yan mga kabayani, overtime. Nagka-overtime yung laban na yan.
Ano, matindi talaga yung unang pinituwang yan, double overtime. Tapos ito nagka-overtime, mga kabayani yan. Nagka-overtime din yan. At talagang ano yan eh. Kumbaga, magkaulam. Magkaulam yung ano na yan. Magkaulam yung dalawang team na yan, mga kabayani. Kaya sobrang lupit ng laban na yan, mga kabayani. Kaya kung nandiyan kayo, talagang ano eh, matutuwa kayo sa laban na yan. At yan, meron tayong pinag-uusapan dyan. Dahil merong ano, sinasabi dyan si Referee Dante. Si Referee Dante ay may sinasabi dyan. Kinakausap natin dyan si Referee Dante. Kinakausap natin si Referee Dante kasi nagkaroon ng ano dyan. Dahil yung audience, pinuntaan siya dyan. Binulungan siya dyan ng hindi magandang salita. Ngayon, kinakalma ko dyan yung kasama natin dahil nga, syempre, ayaw naman natin humantong na magkaroon ng walkout tayo. Diba? Gusto natin matapos yung liga, matapos yung laban na yan, yung laro na yan. Ngayon, kinakausap natin din yung ating committees, diba? Nakapagsabihan yung mga meron, yung mga audience doon sa kabila na natmari, huwag sila makialam sa takbuhan o sa laro ng basketball. Kasi alam nyo, hindi biro yung pagre-referee, mga kabayani. Ngayon, merong isang audience kasi na lumapit kay Referee Dante Soriano na sinabihan siya ng hindi magandang salita. Eh, syempre, tao lang naman. Nagkamali siya dyan kasi ng inbound, pero pinurek niya. Kinurek niya. Kaso meron sinabi na hindi maganda yung tao na nandun sa side niya ng Referee Dante Soriano. Kaya yan, syempre, alam nyo naman, ayaw naman din tumakbo ng isa, kahit sino naman. Hindi ka tatakbo na merong tao sa audience na hindi maganda yung sinabi sa'yo. Kaya yan, kinakausap namin ni Referee Jess at pinapaliwanag ko sa kanya. Ito, eh, kailangan tapusin natin. Tapusin natin. Kalmado lang tayo, kalmado lang tayo. At sabi ko, basta tingin lang tayo sa isa't isa. Bantayan tayo sa isa't isa, sabi ko. At kung ano man ang mangyari dito, bahala na si Batman. Basta, sagot ko kayo, hey, ano? Alupit mo talaga. Sagot ko kayo muna kung tatakbo. Pag nagkagulo, muna tayong tatakbo. Hindi, mga kabayan, sa totoo lang. Kailangan lang naman talaga sa pag-officiate ng basketball. Eh, kailangan. Kumbaga, lagi kang handa dyan. Hanggat maaari, alerto ka. Diba? Kaso nga lang, di ba? Wala nang perfectong tao. Sumasala tayo, pero hanggat maaari, ang laban eh 98% ka lamang sa kanila. Iyan ang katwiran ko sa aking pagre-referee. Di baling may 2% na sasala, pero lamang ako lang. Yan, mga kabayani. Diba? Yan, nagkatakbuhan na naman mga kabayani. Balang natuloy na dyan, napakalman na namin si referee dati. At inilagay nga namin sa side nito. Nag-sentro siya. Bali dito siya sa tinatawag na safe side. Kasi nandun sa audience yung tao na mga ano, na mga tao na mga nagsabi ng hindi maganda kay Referee Dante Soriano. At yung isa naman nakalabas niya, yung bumulong sa kanya. Kaya ayan, ayan, gabi na mga kabayani, yan, gabi na yan, patapos na yan. Mga tamang fourth quarter na to, itong oras na to, yung oras na yan, mga kabayani. Yan, parang mga fourth quarter na yan. Madilim na yan, mga alas 6 na yan. Mga ganyan, 6 o magsisix. Diba? Kasi nagkaroon ng overtime dyan, mga kabayani. Nagka-overtime kami dyan. Talaga, nagka-overtime kami dyan. Umuwesto. Alright. Thank you.
Bali, ano, last 1 minute and 10 seconds na tayo. Ang score natin, 80-77, lamang ng tatlo ang dito, no? Lamang. So, yun, no? Abangan natin. Gwapo mo talaga. Yan. At again na. Again na. Yeah.
natin to, mga kabayani. Ito yung tinawagan ni Daddy na nag-double overtime eh. Ang oras lang, 2 seconds. Beater dito. Thank you.
Tuwa
okay na. Alright, Dante! 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 Magbabay ka na, oy! Babay! At tayo ay gugorabels na.